paano kami kikita nito kung yung isa sa mga pinakamabentang items at fast moving items dito sa aming sari-sari store ay bawal nang itinda. Grabe naman yun, sobrang tagal. Hi mga kabadang, for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga alak. But before that, mag-time check muna tayo. At ang oras ngayon ay 8:55 PM ng March 14, 2021. So yan, back to the topic na nga tayo. So yun, linggo pa naman ngayon, tapos biglang nabalitaan nga namin na magli-liquor ban nga daw starting from tomorrow, March 15, 2021, until March 31, 2021. So halos dalawang linggo yung liquor ban. So ano nang gagawin namin ito? Paano pa kami kikita kung yung isa nga sa pinakamabentang items at pinakamabilis na maubos na items dito sa aming sari-sari store is hindi kami pwedeng magbenta? Hindi naman kasi natin po pwedeng sabihin dun sa mga maghahanap ng alak na ay mag-RC ka na lang, ay mag-coke ka na lang. Pwede mo bang sabihin yun sa mga customer mo na maghahanap ng alak, diba? Syempre, ipapaliwanag natin sa kanila ng maayos na meron nga tayong sinusunod na liquor ban. Pero meron pa rin dyan na mga ibang customers na nagpupumilit at makulit kahit na alam na nilang liquor ban na ay namimilit pa rin na magbenta ka ng alak. So ang gagawin namin is tatanggalin namin yung mga nakikita ng mga customer dito na alak sa gilid namin. Yung mga naka-display na alak is tatanggalin namin mamaya para maiwasan yung lalong pangungulit ng mga customers na gustong bumili ng alak. Kasi nga naman liquor ban nga, di ba? So palagay namin hanggat nakikita nila yung mga display na alak is magpupumili talaga silang bumili dahil nakikita nga nila na may stock ka pa, diba? So yun, itatabi na namin siya mamaya at itatago na namin siya dun sa stock room namin para maiwasan na yung pangungulit ng aming mga customers. Tsaka meron din kasing balibalita dito sa amin na baka daw matuloy daw yung lockdown. So yun, yung ibang mga customer namin nagkukumahog na bumili ng mga stock nila, ng mga pwede nilang unti-unting bilhin para makapag-stock na sila or makapaghanda na sila in case na mag-lockdown nga talaga. So biglaan nga yun, yung tipong kakagising ko lang kasi alam nyo naman na hapon akong gumigising, diba? Kasi nga daw mag-liquor ban na. So yung mga customer namin, until now na lang sila pwedeng bumili ng alak sa amin. Dahil sinabi na rin namin, pinaliwanag na rin namin ng maayos sa mga customers na dinidelibera naman ni Sherwin na hindi na kami magbebenta ng alak at hindi na rin kami magdi-deliver ng mga alak. Lalong-lalo na yung mga Red Horse. Ayan, mabili kasi yan dito sa amin. So, pero para naman sa amin, dahil nga naman hindi na kami po pwedeng magbenta ng alak ng March 15, so ngayong March 14, pinagbigyan pa rin namin sila hanggat gusto nilang bumili. Yun nga lang, pagka-curfew yan, syempre nagsarado na kami para maiwasan na rin yung gulo ng mga tao sa labas. So yun. At alam nyo ba na kaya pala yung mga ahente tumatawag na sa amin, yung mga ahente ng alak, may mga nagpupunta na ditong ahente ng Jean, may tumatawag na ahente ng MP, hinahanap si Papa at nagtatanong kung o order daw ba kami kasi baka daw gusto naming mag-stock pero hindi umorder si Papa. Sabi nga nung ahente, nakausap ni Papa is magli-liquor ban daw. Hindi daw ba kami mag-i-stock ng alak. So sabi naman ni Papa, ba't pa ako mag-i-stock ng alak kung hindi naman kami po pwedeng magtinda dahil liquor ban? So matutulog lang yung puhunan ko dyan. Pwede naman sigurong pagkayari na lang ng liquor ban, saka na lang ako ulit kukuha ng mga stocks ng alak. Diba? Yun nga yung ano, isa yon sa mga magandang naisip ni Papa na hindi na lang muna kumuha ng alak. Dahil aanhin nga naman namin yun, matutulog lang yung puhunan namin dun. Kung pwede namang ipamuhuna na lang muna namin sa ibang mga paninda yung
pera na para sana doon sa alak, 'di ba? Yung pamuhunan sana para sa alak. So dahil nga liquor ban, hindi rin kami makakapagbenta. Ano pang saysay kung kukuha kami ng stocks, 'di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, may multa din pagka nahuli ka na nagbebenta ka ng alak, lalo na't liquor ban. Tutubo ka ng konti sa kagustuhan mong makapagbenta ng alak. Tapos, pag nahuli ka, lugi ka pa kasi ang multa malaki. Yung konting tubo mo dun sa alak na ibinenta mo, lugi ka pa kasi nga, malaki yung multa. So, wag na lang, diba? Tsaka kung gusto talaga nating makatulong or kahit papaano, may magawa din tayo dahil nga lumulobo na naman yung cases ng alam nyo na, mas maigi na rin na sumunod na lang tayo kung ano yung ipinagbabawal at kung ano yung mga ordinansa na pinapatupad nga ng ating lungsod o kaya ng ating lugar. Kasi hindi naman lahat ng lugar is pare-parehas nga naman ng mga pinapatupad na batas. Kasi dito sa amin, may mga iilang barangay na parang possible na i-lockdown dahil nga may mga cases nga ng ganern. So, kamusta naman dyan sa lugar nyo? Anong ganap? Meron din bang liquor ban dyan sa inyo? Comment down below kung isa kayo sa mga lugar na madadamay or masasama sa mga naka-liquor ban or naka-lockdown. Comment your location, then sabihin nyo kung isa nga kayo sa mga damay doon sa may liquor ban at saka lockdown. So, yun. Babasahin ko yung mga comment nyo para makita ko kung taga saan yung mga nakapanood nitong video namin ngayon. So, yun. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, ililigpit na namin yung mga nakadisplay na naming alak dito sa harapan ng aming suklian. So, samahan nyo kaming magligpit nitong mga alak na to kasi itatago na natin siya dahil hindi na natin siya ibebenta. So ayan, ito na lang naman yung mga naka-display namin na alak na sinasabi ko sa inyo kanina na ililigpit nga namin. Para iwas na rin talaga sa matanaw pa ng mga customers na makukulit. Kasi makakahanap pa kami ng kaaway niyan eh pag di namin pinagbilan tapos nakita nila na may mga naka-display na alak. Magagalit pa yung ibang mga customers. Di naman kasi lahat ng mga customers nakakaintindi pag sinabing bawal nga. Tatanggalin na natin yan lahat. Sus, muntik na naming makalimutan. Meron pa nga pala kaming alak sa ref. Kailangan tanggalin din namin yan kasi pag nakita yan ang mga customer, paktay talaga. Yan, sasaidin niya yan lahat. Buti na lang naalala. Kung hindi paktay bukas. So, yun na nga yung aking update for today. Hopefully, nagustuhan nyo yung video natin for today. Ayan.
And don't forget to like this video. Comment down below kung isa ba yung lugar nyo sa mga na-liquor ban din or malalockdown. Ayan. Comment kayo dyan sa baba. Babasahin ko yan lahat yung mga comment nyo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe. Hit the notification bell and click all para lagi kayong manonotified pagka meron akong bagong uploads. Yun lang, maraming salamat! Bye-bye!